We would like to thank the friends and partners of Terry Cheng Ministries. Kailangan lang alam natin kung paano mabuksan yung kaharian ng Diyos. Tama po ba? Okay. So ito po yung isi-share ko sa inyo. Ayan. Ang topic po natin is unlocking the blessings of God. Gusto ko pong malaman kung sino dito ang gustong malaman kung paano mabuksan ang kaharian ng Diyos para matanggap nyo lahat ang mga blessings, ang mga biyayang. Na wala siyang hold sa katawan ito because this is the temple of the Holy Spirit. Amen? Ay ito, yung mga may sakit dito, huwag kayong papayag, not even one chance na kainin ni Satanas ang inyong katawan. You believe in what the Bible says, that by the stripes of Jesus, I was healed. So therefore, I am healed today in Jesus' name. Amen? Siya, yung kamay ni Jesus ay unti-unting pumunta sa aking tummy. Tapos, pinasok niya yung kamay niya at kinuha niya yung cancer dito sa aking ovary. Pagkatapos, nilabas niya ngayon tong cancer na to. Tapos, naamoy ko, napakabaho, napakadumi, napakalansa po. Talagang sobrang grabe, parang pisti ang baho. Pagkatapos, nakita ko si Jesus, linagay ito sa kanyang katawan na ganyan. Tapos, naghihiyaw siya. Tapos sabi ko, Jesus, bakit ka umihiyaw? Tapos sabi niya, kasi masakit. So yung tapos ako naman po, nawala yung pain. Pagkatapos kong mag-worship, akala ko magaling na ako kasi nawala yung pain. Hindi po pala, bumalik kaagad yung pain. So hindi pala ako magaling, pero hindi po ako nagreklamo. I was not even expecting Jesus to heal me in the first place. Wala po akong inihingi kahit ano sa kay God. Basta nagbabasa lang po ako ng Bible. Pagkatapos po, after a few days, ito, sisingit ko po ito kasi sa mga may problema sa pera, sa mga may mga utang, napaka-importante po, financial prosperity. After mga 5 days po, ay narinig ko si Lord. He was speaking to me, sabi niya in my heart. Sabi niya, Terry, yung unit mo, kasi wala na akong trabaho, wala na akong business, yung opisina ko bakante. Ang opisina ko po nasa 4th floor, yung akin tirahan nasa 6th floor. Pagkatapos sabi niya, I will send you a tenant tomorrow, so be there, be down there at 9 o'clock in the morning. So sinabi ko po kay Chris, kasi very specific, very important po na naririnig natin ang instructions ng Holy Spirit kasi very strategic yan. Kailangan marinig at kailangan mag-obey. Sinabi po niya na dadalhin ko daw ang aking mga gamit doon sa opisina, doon sa apartment ng mother ko. So very important na gagawin ko yun. Kasi kung hindi ko gagawin yun, hindi maupahan ang aking condo. Sinabi ko po kay Chris, sabi niya may bakante. Which was very strange kasi laging puno yun. So anyway, sabi po ni Chris sa akin, I remember, ate, talaga bang naririnig mo ang Panginoon, ang boses ng Panginoon? Sabi ko sa kanya na, alam mo Chris, kung totoo ngang may tenant bukas, ang ibig sabihin nun, naririnig ko ang Panginoon. Kung walang tenant, ibig sabihin hindi. So anyway, tumawag po yung aking asawa, in fact, for the first time, at sinabi ko sa kanya, may magre-rent ng aking unit. Pagkatapos po bumaba ako the next day, pagbaba kong ganun, sabi ko, paano ko kayang maliripit? Ang dami-daming kalat. Dami po yung mga supplies namin, ng agriculture products, sa construction, ang dami-dami. Tapos biglang may kumatok. Sabi po, tapos nasa glass door, nakita ko isang Korean guy, winawagayway po yung cheque. Ganyan. Winawagayway sa akin ang cheque. Tapos nung lumabas ako, can I help you? Sabi ko sa kanya. Sabi po niya, I want to rent your unit. At binigay po niya sa akin itong cheque na 75,000 ang halaga. Amen. Tapos sabi ko, pumasok po ako sa elevator, iyak ako ng iyak. Sabi ko, Lord, grabe ka. Talagang kailangan po namin ang pera kasi kami, yung mga bangko, inaano na po kami sa pagbayad namin, mga mortgages. Kailangan namin ang pera. Sabi ko, napakabait mo talaga, Lord.
So sabi ko, sobrang bait ka. Tapos bigla ko pong naisip yung nabasa ko sa Bible na sina David, sina Solomon, sina Abraham nagbibigay ng offering. Pagkatapos sabi ko, ako wala akong goat, wala akong kahit anong animal na pwedeng ibigay. Tapos bigla ko pong naalala, may cheque ako. Sabi ko, Lord, binibigay ko sa iyo itong cheque na to. Kailangan ko ng pera. Binigay ni Lord sa akin yung heart na magbigay. Tapos sabi ko, sa inyo na to. And yet, hindi pa po ako masaya. Sabi ko, Lord, hindi ako masaya. Bakit hindi ako masaya? Tapos bigla ko pong naisip na lahat ng rent ng aking office, which was $25,000 a month, ibibigay ko sa kanya. And that was 20 years ago. Hanggang ngayon, binibigay ko kay Lord yung $25,000. Siyempre, nag-increase na po yung rent. Tapos, iyak po ako ng iyak sa elevator. Kasi ang saya-saya kong ibigay sa Panginoon yan. Despite kailangan ko, ibinigay ko. Tapos ang saya-saya ko kasi tinuturuan niya akong magpakumbaba. Bago ako na-born again, ang damot-damot ko. Super damot po ako talagang. Wala kayong mahita sa akin. May mga utang hindi ko pahihiramin. Sasabihin ko pa, ba't di ka magtrabaho? So ngayon, this time, napaka-imposibleng magbibigay. So in other words, hinihipo tayo ng Panginoon kapag tayo nagbabasa ng Bible. Kasi may plano siya. So nangyari po, tuloy-tuloy yung aking pagbabasa ng Bible. Tuloy-tuloy yung aking pag-worship at pag-pray. Tapos, after 3 weeks, tinawagan ko po yung brother ko kasi nakaschedule ako for surgery. Sabi ko, hindi kita kailangan na magbantay sa akin, but I thought I should let you know. Pagkatapos sabi ni Chris sa akin, sa body of Christ, laging nagpapadala ang Panginoon ng isang taong tutulong. Hindi ka nag-iisa rito. Kapag nag-iisa ka, kakainin ka ni Satanas. So ang brother ko was with me, sabi niya, ate, meron kaming healing session next Sunday dito sa church namin. Pumunta ka na lang, huwag kang magpa-opera. So in other words, pinospone ko po yung aking surgery at ako'y nagpunta dito sa church. At tuwang-tuwa ako. Actually, napakaliit na church. May 10 tao lang, mga bata lang, maliliit, ay mga youth. Pagkatapos, mahihirap yung mga suot, nakatsinelas. Pagkatapos po, nung tumawag na siya ng altar call, ako'y pumunta, third one in the queue. Bigla po akong hinipo dito sa aking noo. Pagkatapos, nakuryente ako ang buong katawan ko. Buong katawan from the top of my head to the soles of my feet. Pagkatapos po, na-heal ako. Lawala lahat yung pain. Yung mata ko nagka 20-20 vision. Yung mga may sakit, sinasabi ko po sa inyo, walang problema. Wala pong problema, basta naniniwala. Yung nangyari po dito sa akin na yan, na nakita ko yung kamay ni Jesus na pumasok, hindi po pala pwedeng ma-heal ng ganyan-ganyan lang. Dapat po merong mag-lay hands at mag-anoint ng oil para gumaling. So ginamit po niya yung si Pastor Marvin para ako ay gumaling. 5 days after I started yung ginagawa ko pong pagbabasa ng Bible, mga ganun, 5 days after I gave my love offering to God, bigla pong tumawag sa akin si Robert. Ang sabi niya, Terry, sabi niya, meron akong natanggap na gift from a friend. Itong friend na to, tinulungan ko to at naging very, very successful in his business. Tapos binigyan niya ako, sabi ko, Daddy, ano yan? Ay, di ko po pala tinatawag na Daddy noong panahon na yon. Siyempre, galit pa ako. Ang sabi ko lang, Robert. Tapos sabi niya, sabi ko, ano yung laman ng sobre? Sabi niya, hindi ko alam kasi hindi ko mabuksan. Nagda-drive ako. Sabi ko, buksan mo. Tingnan mo kung anong laman yan. Tapos po, napilitan si Robert, binuksan niya. Naku, pera. Sabi ko, magkano? Hindi ko mabilang kasi I'm driving. Sabi po niya. Sabi ko, give me an estimate. Tapos sabi niya, $3,000 siguro. Sabi ko, bakit magbibigay ng $3,000 ng kaibigan mo na yan? Pagkatapos, tinanong po niya sa akin, Terry, pwede ba akong pumasyal dyan sa kondo mo? Naku, nagdududa na ako sa binabalak ni Robert. Siyempre, kayo naman, may daladalang $3,000, hindi ba kayo susunod? Di ba kayo mag-oo, di ba? So anyway, pumayag po ako, dumating siya. Bilang kami, 1,000, 2,000, 3,000, 5,000, 10,000, 20, 30, 40, 50, 60, 75,000 US dollars ang daladala niya. At that time, baka maling computation, mga 4 million ba yun, Daddy? Grabe po, sabi ko, naku! Sabi ko, may kailangan ng tao yan sa'yo. Ibalik mo yan first thing in the morning tomorrow. Si Robert naman po, masunurin. At siya ay binalik niya ito dun sa kaibigan niya. Hindi ko na po babanggitin ang pangalan. Sabihin natin ang pangalan niya ay Marvin.
Pagkatapos sabi niya, Marvin, pinapasoli ito ng aking misis. Tapos, bakit pare? Ito'y token of appreciation ko dahil natulungan mo akong grabing-grabi at ako'y umasenso sa aking negosyo. Ang sabi po naman ni Robert, tumawag sa akin. Sabi niya, Terry, ayaw tanggapin ni Marvin itong sinusoli ko sa kanya. Sabi ko naman, ano pang hinihintay mo? Dalhin mo dito yung pera niyan. Yeah, talagang pinadala ko na po yung pera sa bahay. At nakatulong na po ito sa mga utang. Tingnan natin, 75,000 pesos ang binigay ko sa Panginoon. Di po ba yung una? Plus yung aking mga rent, ang bumalik ay 75,000 US dollars. So nagulat ako na ganito palang mag-operate sa kingdom. Tapos, dahil gumaling ako sa cancer, ako po'y bumalik. Ang pumunta ako sa doctor ko at sa oncologist, sabi, wala nang trace of cancer. Nagulat po sila. Kasi mamamatay na ako eh. Pagkatapos po, bumalik ako sa church nila Chris. Sabi ni Chris, kailangan ko mag-testimony. So, nag-share po ako ng testimony na kaganyan lang yung mga tao doon. Pagkatapos, sinapitan ko yung pastor, ano bang plano mo sa buhay? At hindi ko po alam bakit ko tinanong yon. Ang sabi ni pastor, gusto kong mag-open ng radio ministry. Sabi ko, so what is stopping you? Wala akong pera. So magkano yung kailangan mong pera? 75,000 pesos. So sabi ko, ay, ganun palang mag-connect si Lord. Yung binigay kong 75,000 pesos, ibibigay niya sa tao. So binigay ko po ito kay pastor at tinulungan po namin na mag-fund dito sa radio ministry pa niya for many years. Pagkatapos, nangyari po, after 2 months, bigla na lamang po yung company ni Robert, kasi si Robert, alam niyo po, yung asawa ko, is really one of the most intelligent people that I know. Grabe po ang wisdom na binigay ni Lord sa kanya. Anyway, he was managing this huge company. He had about 6,000 people. Tapos, ito po ay binili ng isang conglomerate at binigyan siya, binayarin yung kanyang shares ng milyon-milyon. At naku, alam niyo po, binigay sa akin ni Robert itong mga milyon-milyon. At ako naman po ay talagang na in love kay Robert. Nakalimutan ko po lahat ng mga kasalanan niya. Talagang tingin ko sa kanya na cool love na love ko talaga yung asawa ko. Wala po talaga akong natatandaan doon sa mga ginawa niyang kalokohan. So anyway, nagbalikan po kami. Naging masayang-masaya kami. Na-restore yung aming marriage to the full. Pagkatapos po, Robert changed. His life was transformed. He became the best husband in the world for me and the best dad to his children. Naku, grabe po ang testimony namin. At yung perang binigay po, nabayaran yung lahat ng utang at napakaraming sobra. At kami po ay nakapag-start ulit ng another business, which was yung property development in Hong Kong. So nakabili po kami ng mga bahay sa Hong Kong. Ito, napaka-imposible because Hong Kong is literally the most expensive place in the world. So alam nyo, yung mga imposible niyan, mangyayari sa inyo. Amen! Mangyayari sa inyo. Kailangan lang alam natin kung paano mabuksan yung kaharian ng Diyos. Tama po ba? Okay. So ito po yung isi-share ko sa inyo. Sa mga nais po magbigay ng tulong o maging covenant partners ng Terry Chang Ministries, kayo po ay maaari mag-deposito sa BPI or Bank of the Philippine Islands. Account name, Terry Chang Ministries, Inc. Account number, 4091-0048-66. Pwede din po kayong magbigay through PayPal gamit na ninyong mga credit cards. Pumunta naman po kayo sa aming website sa www.terrychang.org/giving. Naniniwala po kami na anumang tulong o halaga na galing sa inyong mga puso na gagamitin ng Terry Chang Ministries para maipalaganap ang gospel, hindi lamang po dito sa Pilipinas, kundi sa buong mundo, ay ibabalik sa inyo ng ating Panginoon ng siksik, liglig at umaapaw. Maraming salamat po. God bless. Yung mga imposibleng yan, mangyayari sa inyo. Amen! Mangyayari sa inyo. Kailangan lang alam natin kung paano mabuksan yung kaharian ng Diyos. Tama po ba? Okay. So ito po yung isi-share ko sa inyo. Ayan. Ang topic po natin is unlocking the blessings of God. Gusto ko pong malaman kung sino dito
ang gustong malaman kung paano mabuksan ang kaharian ng Diyos para matanggap niyo lahat ang mga blessings, ang mga biyayang pinangako ng Panginoon sa kanyang salita. Pwede po bang magtaas ng kamay? Okay. Sino naman po ang ayaw malaman kung paano mabuksan ang kaharian ng Diyos para magdusa ka na lamang at mamatay ng puro kahirapan at sama ng loob ang buhay mo? Pwede magtaas ng kamay. Meron po kanina hindi nagtaas sa prosperity. Alam po, hindi magandang sign yun. Kasi ine-expect ng God, no, bababa siya, nandito siya ngayon. Ine-expect ni God na, sabi nga ni Pastora Cindy, with an expectant heart. Tatanong ko po ulit ang question na yan. So it's very, very important. Isang tao man lang ang hindi gustong mabuksan ang kaharian ng Diyos, meron pong mangyayaring hindrances sa atin. Tatanungin ko po ulit, sino dito ang gustong malaman kung paano mabuksan ang kaharian ng Diyos para matanggap lahat ang mga biyayang pinangako ng Panginoon sa kanyang salita? Meron bang hindi nagtaas ng kamay? Amen. Ayan, bumaba na po. O yung Lord, nakita mo ang mga anak mo, ay nag-i-expect. In Jesus' name. Kung paano mo akong pinagpala, Lord, yan ang gagawin mo sa kanila ngayon. In Jesus' name. Amen. So, part one. Kung sabi po sa John 14:12, most assuredly I say to you, he who believes in me, the works that I do, he will do also. And greater works than this he will do because I go to the Father. Tingnan po natin, he who believes in me. Sino po nagsasalita niyan? Pag po may nagtanong ako at magtataas ng kamay, magbibigay ako ng 500 pesos. Amen. At may t-shirt pa yan. Ayan. So huwag mayayang sumagot, okay? Amen. He who believes in me. Sino yung me? See? Sinabi ko, magtataas ng kamay at sasagot ng isa na sa ating mga microphone ladies. Pwedeng sumagot yan? Okay, magtataas ng kamay, ha? Kung hindi, hindi na ako magbibigay ng premyo. Sinagot nyo na si Jesus. Mamaya na ulit yung question. The works that I do. So, sinong naniniwala kay Jesus? Katulad ko, biglang naniwala dahil nakita ko siya. Pero hindi natin kailangan makita si Jesus para paniwalaan. Sabi niya, the works that I do, he will do also. Ano yung works na ginawa ni Jesus? Okay, sinong gusto magtaas ng kamay? Okay, Pastor Joseph, ano yung works na ginawa ni Jesus nung nandito siya sa earth? Mga miracles po. Ano po? Mga miracles. Mga miracles. Exactly ano po, Pastor? Anong ginawa niya? Yung mga pagpapagaling. Amen! Ano pa po? Ano pa po? Ha? He feeds the 2,000. Provision. Oh, okay, miracle. Yun, miracle. Yung mga pangangailangan. Minute yes. Niya po. Ano? Deliverance po. Deliverance. Deliverance. Casting out demons. Ano pa? Importante pong alam natin. Yes? Patay. Binuhay ng Panginoon yung mga patay. Binuhay ang patay. Amen. Marami pa pong ibang milagro. Lahat sila ay makakatanggap ng paghahatian nila yung 500. At paano paghahatian yung t-shirt? Neil, bigyan na lang ng tig isa isang t-shirt, okay? Amen. So the works that I do, pagpapagaling, pagbuhay ng patay, lahat po yan ay ginawa ni Jesus. At sabi niya, and greater works than this, he will do. Sino yung he? Sino? Wala kasi microphone, hindi ko po marinig. God the Father. Uh-huh. Mali po. Yes? Tayo, in Jesus' name, naka-500 ko po. At saka isang t-shirt, napakahirap na tanong, nasagot niya. Amen. So he will do, sabi niya, greater works than this, you will do. Greater works than this, I will do. So, bakit sinabi ni Jesus yan kung hindi totoo? Di po ba? At ito'y nangyari sa aking buhay, kaya malakas ang loob kong i-share sa inyo itong katotohanan ito. Amen. Sabi niya, because I go to the Father. That the God of our Lord Jesus Christ, the Father of glory, tingnan po Ephesians 1:17 is very important.
Ito ang pinagpipray ko, nakita niyo yung ads ko. The spirit of wisdom, the spirit of revelation will be upon you today. Kasi yan po ang kailangan nyo. Without the spirit of wisdom and revelation, hindi nyo makukuha itong susi na ito at hindi nyo mabubuksan ang kaharian. Kailangan tulungan kayo ng Holy Spirit maintindihan ang mensahe para ito'y magawa nyo. Amen. So sabi niya, that the God of our Lord Jesus Christ, the Father of glory, may give to us the spirit of wisdom and revelation in the knowledge of God. So kailangan natin ng spirit of wisdom. The eyes of your understanding being enlightened. So ang gagawin ng spirit of wisdom and revelation, bibigyan tayo ng enlightenment. Bubuksan ng ating mata, ang ating tenga, bubuksan ng ating puso to the revelation. Amen? Tapos sabi niya, tatlong biblical truths ang kailangan niyong malaman because this tells you who you are in Christ. Number one, that you have a calling. Merong calling ang bawat isa sa inyo. Di po ba? You are, ano po, unique. You were created uniquely by God. Bawat isa sa atin, merong purpose in life. Nakikita niyo po kung bakit unique. Itong thumb na to na pagkaliit-liit. God created 8 billion, almost 8 billion people. Naturalmente, 8 billion left thumbs ang kinreate. Pero kung titingnan niyo itong thumb, it is my own identification mark. Walang kamukha. Ganyan ang Diyos natin. Di po ba? Ganyan katindi ang ating Diyos. Amen. So may calling ka. The fulfillment of your calling is essential to the fulfillment of God's calling for His entire kingdom. Kung ikaw hindi mo pinufulfill ang calling mo, that means na di-delay ang mga purposes ni God for the earth. Amen? So, merong, what are the riches of the glory of God's inheritance in us, the saints? May inheritance. Ano inheritance na to? Lahat ng kailangan natin. Yan ang inheritance. Ang fulfillment ng calling, tantamount sa release ng inheritance. And for the inheritance to be released, kailangan natin ng supernatural power, the exceeding greatness of God's power toward us who believe. So, kailangan maniwala. Kung hindi ka naniniwala, ayun ang requirement. Toward us who believe according to the working of His mighty power. So, itong supernatural power na to, kailangan ito, i-release natin. We received all these things when we got born again. Hi, si Pastora Terry Cheng po ito. Nawa po ay na-bless kayo sa mensahe ng Panginoon para sa araw na ito dito sa aming programang Living the Blessing ng Terry Cheng Ministries. Ang sabi po sa John 8:32, you shall know the truth and the truth shall set you free. Ano po ang ibig sabihin nito? Ibig sabihin nito ay ang salita ng Diyos ay ang tanging makakapagbigay sa atin ng kalayaan. Kalayaan saan? Kalayaan sa lahat ng ating mga problema, kalayaan sa lahat ng ating mga paghihirap, at kalayaan sa lahat ng ating mga karamdaman. I can very well boldly say this to you because I experienced it myself. Alam niyo po, bago ako na born again, hiwalay kami ng asawa ko. Ako po ay baon na baon sa utang, as in milyon-milyon. At ako po ay nakaranas ng isang matinding karamdaman, cancer of the ovary. Wala na pong essence ang aking buhay. I was suicidal. Pero nung tinanggap ko si Jesus as my Lord and Savior, He transformed my life completely. Ni-restore po niya ang aking marriage. Ako na po ang pinakamaligayang may bahay sa balat ng lupa. At binigyan po ako ng Panginoon ng godly wisdom para magkaroon ako ng pera para mabayaran lahat ng aking mga utang at magkaroon ng kapital para sa panibagong negosyo. At higit sa lahat, ako po ay kanyang pinagaling. Walang surgery, walang chemotherapy, walang radiation, walang medication. It was divine healing. Kung ikaw ay may mga problemang katulad ng naranasan ko before, ang kailangan mo ay isang tagapagligtas, isang Savior, at ito ay walang iba kundi si Jesus. Sino si Jesus? Si Jesus ay anak ng Diyos. Siya ay bumaba dito sa lupa. Siya ay nagkatawang tao, naghirap at namatay sa krus. At siya ay nabuhay muli para maisalba ka sa lahat ng iyong mga kasalanan at sa iyong kaparusahan.
Kung gusto mo ng kalayaan, tatanggapin mo si Jesus at ililid kita dito sa prayer na to. Kapag binikas mo ito sa iyong bibig at tinanggap mo si Jesus as your Lord and Savior, your life will never be the same again. Dadaloy ang kanyang buhay, ang kanyang presensya sa lahat ng areas ng iyong buhay. So, ipikit mo ang iyong mga mata kung ikaw ito at ililid kita dito sa prayer. And pray it from the heart as if it is your own. Heavenly Father, patawarin niyo po ako sa lahat ng aking mga kasalanan. At marami pong salamat sa pagpapatawad ninyo. Jesus, kailangan kita. Come into my life and be my Lord and Savior. Holy Spirit, change me, mold me, transform me into that person that you designed and created to be. Amen. Ayan, born again Christian ka na. Congratulations. Alam mo, kung patuloy kang manunood at makikinig araw-araw, dito sa aming programang Living the Blessing ng Terry Cheng Ministries, nakakasigurado akong mararanasan mo lahat ang mga pagpapalang nakasaad sa salita ng Diyos. So, magkita-kita po tayo muli bukas dito rin sa oras na ito, dito sa programang ito. Tandaan niyo po, mahal ko kayo at mahal kayo ng Panginoon. God bless you. Sa mga nais pong sumulat, magbigay ng testimony, or my prayer request, isa pong malaking karangalan na kami makapaglingkod sa inyo. Kayo po ay maaaring pumunta sa aming website sa www.terrychang.org. Inuulit ko po, www.terrychang.org. Maraming maraming